Magandang gabi po sa inyong lahat. At ngayon po ay November 29, 2022 at 7:04 na po ngayon. Magandang gabi po at welcome po sa Kapatiran para sa bayan. Mm-hmm. Tayo po ngayon ay napapanood sa via test broadcast sa digital free TV na IZTV sa Sky Cable Channel 72, TV Plus Channel 27 at GMA Afford the Box Channel 32. Available rin po kami sa digital TV devices at mga receivers. Mangyari, iscan niyang inyong digital TV at channel box upang mapanood nyo ang IZTV. Okay. At hindi lang po, pwede rin kayo makunod sa YouTube at the same time sa Facebook Live din po. Mag-live in na kayo sa DWIC Live. Okay. At ngayon po, bago natin simulan, bati muna natin yung mga birthday greetings. Hindi lang po, bago tayo mag-ano ng birthday greetings, alam natin na matatapos na ang November, no? At bear. 27 days na lang before Christmas. Ayun, medyo lumalamig na ang lamig panahon. Lamig na nga eh. Ayun. Yung pinakamahalaga, kuya, happy anniversary. Happy anniversary nga pala. Happy anniversary sa atin. Happy third anniversary sa Kapatiran para sa bayan. Dito sa DWIC. Salamat sa Pratt, okay. Craftsman. Fine craftsman. Thank you very much, Kuya Al. Ayun. Opo. Sige. At yun, bago natin umpisa, magpapakilala po muna ako. Ako po si Kuyang Bong Estrella. Kuyang Doc Joppy po. And Kuyang Jerry, sad po. Siguro, batiin muna natin. Batiin muna natin. Yung mga birthday celebrant. Yes. Lalong-lalo na si Kuya Gerald Raymond Balona ng Mayon Masonic Lodge 61. Mm-hmm. Brother Darwin Cosca ng San Marcelino Masonic Lodge 380. Oh. Brother Benedicto C. De Leon Jr. ng Pura Masonic Lodge number 312. Uh-huh. Brother Christian Lawrence J. Cabayao, Brother Manuel Valencia ko ng Memorial Masonic Lodge 210. Brother Gregorio M. Perocho ng Lanabal 269. Si Brother Richard L. Tan ng Haji Buto Rasul Memorial Lodge number 393. At isingit ko na din nga palang batiin yung mga kapatid natin sa St. Andrew's Lodge number 83. Congratulations to the newly installed Right Worshipful Master and Officers of St. Andrew's Lodge number 83, Grand Lodge of Alpina of Switzerland. Salamat po. Okay. Special mention po kay Right Worshipful Master Matthias Waringer. Merci. From Philippines, with love. Okay. Batuin ko na rin yung sa lodge ko kasi katatapos lang, kuya, yung bowling billiard competition. Interlodges. Champion na naman, kuya. Siyempre. Hometown advantage. Home court advantage. Okay. Ano bang natin? Si kuya. Batiin ko yung grupo natin. Ayun. Anniversary, no? Okay. Happy anniversary. Happy sa third anniversary. Happy anniversary. Anniversary na. It's our third year anniversary. No. Kakasawaan na tayo. Nakasawaan. Ano ba ang topic natin ngayon? Alam ko, parang bigati. Siyempre, anniversary natin ngayon. Meron tayong panauhing pandangal na dangal. Kilala ng respeto. Karespeto. Tama. Ayun. Para mabigyan natin ng magandang introduction, dito lang siya ilalagay sa ating pinakabisera. Ayan. Sa kabisera natin ilalagay. Mas worshipful, sir. Kayo po yung ngayon. Center. Siya po ang ating guest ngayon. Ang guest po natin ay ang kabuti-butihan at inyong lingkod ng buong masunirin ng Pilipinas. Ipakilala po muna natin ang ating panauhin ngayong gabi. Okay, sige, simulan na yan. Ang ating pong panauhin ngayong gabi po ay siya po ay pinanganak ng March 29, 1959. Kay 56. Pinabata ko kayo. So, ang ating pong panauhin po ay pinanganak po nung March 29, 1956 sa una pong
Governor ng United Surigao na si Governor Vicente Pimentel Sr. At kay Ma'am Felicidad T. No? Siya po ay pinanganak sa Tandang Surigao del Sur at natapos na ng pag-aaral sa Ateneo de Manila University. Siya po ay married kay Rosalinda Cabreros Cruz at meron po silang apat na anak. Uh-huh. At siya po ay currently residing sa Bislig, Surigao del Sur. Ooh. Nag-serve din po siya as a vice governor since 1995 to 98 at governor po ng 2010 to 2016. Siya po ay currently, dati po siyang deputy speaker nga pala noong 2019 to 2020. Uh-huh. At currently po siya po ang congressman ng 2nd District ng Surigao del Sur. Wow. Bigyan naman natin ng palakpak. Walang iba po kundi po si Most Worshipful Grandmaster Johnny Pimentel. Wow. Ng Pilipinas. Good evening po, Most Worshipful Sir. Good evening po, mga kuyang. Ako ay taus pusong nagpapasalamat po sa inyong lahat sa pag-imbita sa akin dito. I think this is my first time to be here present sa DDWAC, and it's always a pleasure na maibigay kung ano man ang mga impormasyon na dapat ko ibigay ngayong sa inyong programa. Again, thank you very much for inviting me to be your guest in this program. Mm-hmm. It's our pleasure po. Ayun po. So, bago po natin umpisan mga pagtatanong, sige po. Most Worshipful Sir, ano po ba yung ano po yung pinakamahalagang plano niyo po since kayo po yung nakaupo ngayon na pinakamarangal na guro ng masonerya sa Pilipinas para sa kaalaman din po ng lahat. Public at sa mga kapatiran sa ating masonerya. Mm-hmm. Maraming salamat sa tanong. Actually, being the Grand Master of the Grand Lodge of Free and Accepted Masons of the Philippines is really a big responsibility, no? When I was elected in 2018, in fact, I never in my wildest dreams did I ever think na magiging Grand Master ako. Pero alam naman ninyo ang proseso ng election po natin. We are given 5 minutes to speak before the voting delegates kung ano ang plano ng isang kandidato pagka junior grand warden. Because para lang malaman ng publiko, yung sa proseso po ng pagiging grand master namin, you have to go through a process. Una po, i-elect ka muna ng junior grand warden. You'll be elevated to senior grand warden, deputy grand master, and finally, as a Grand Master. Mm-hmm. Nung pinasilita po ako dun sa annual convention ng Davao, sinabi ko po sa kanila na if ever na ako ay maluklok sa Oriental Chair, which is the Grand Master's position, I will try my very best to unify, to harmonize the whole Grand Lodge. Kasi hindi po natin maalis, meron talagang mga ikangang problema. And sabi ko, gagawin ko ang lahat ng kaya ko na buuin ang ating kapatiran na maging isang malakas, masunerya. So, naswertehan po tayo, na-elect po tayo. So now that I have been the Grand Master, I have been working very hard. It's now, I'm already more than halfway in my term, and I'm working very hard for the betterment and improvement of our Grand Lodge. Kaya nga ang tema ko po ay harmony for one and all, the foundation of a genuine Masonic fraternity. There are some issues in the Grand Lodge, but I will try to resolve it before my end terms. Yun lang po. Kaya nga yung sinabi ko sa kanila, during my speech dun sa annual convention, tayo ay magkakapatid. We are 24,000 strong at the moment. Dapat po ay yung magkakapatid ay hindi nag-aaway-away. True. Dapat tayo ay magtutulungan. Mm-hmm. Dapat tayo ay magmamahalan. Tama. So yun po ang drive ko talaga, na yun ang ipaabot sa buong mga Mason
na hindi tayo dapat nag-aaway. Kailangan natin, dahil tayo magkakapatid, dapat ayusin natin within ourselves. So that is what I'm trying to do, to impart to the Masons na kailangan kung meron mang mga alitan, meron mang mga tampo-tampo, ikalimutan natin yan. Although we are not blood brothers, na yung talagang totoong magkapatid, but because of our tenets, because of our the teachings of Masonry, eh, sobra pa tayo sa magkakapatid. So yun talaga ang drive ko, na to unite and harmonize the whole Grand Lodge of the Philippines. Okay. Sa alam ng lahat po ba, kasi pag sinabi natin Masonerya, Most Worshipful Sir, ano po ba yung isang Mason kumpara sa ordinaryong tao, o ano ba itong Mason na kapatiran kumpara sa mga ibang organization po? Mm-hmm. Well, no offense meant to other socio-civic organizations, no. I've also been a member of that. Pero iba talaga ang Masonerya. I was raised in 1989 and I have been a Mason for half of my life. And never a single day did I regret becoming a Mason po, no. Actually, yung sinasabi nga nila, Masonry, isa yan sa mga teachings natin, is how to become a better man. Mm-hmm. No? Already, if you think that you're already a good man, you enter Masonry, and kung susundin lang po natin yung teachings natin, no? Yung cardinal virtues, mga tenets natin, eh, sa tingin ko naman talaga, if you will inculcate our values and our teachings in your mind, in your soul, I believe that you can truly become a better person. And not only that, being a fraternity, being a brotherhood, although hindi ko alam kung anong patakaran sa ibang mga organizations, but in our fraternity, part of our obligation, alam niya kung may nakikinig ng mga Masonerya, when a brother is in distress, we extend our cable toe. Kung hindi po naintindihan ng publiko, yung cable toe ay yung tulong na walang hanggang sa makaya ng isang brother Mason. At hindi lang po yun, not only do we extend our cable toe, our aid, our assistance, our help to a brother Mason, but also to his widows and orphans. Isa po yan na nakikita kong talagang obligasyon ng isang membro ng Masonerya na hindi ko po nakikita doon sa ibang civic organizations. So ito, I will give you an example, and I've been telling this to a lot of people even during my messages. Meron po tayong isang, kasi ang tawag po namin doon sa mga nakikinig, ang tawag po natin sa membro is kuyang. Kaya nga dahil kapatid, no, we treat our member, our fellow member, is a brother. So ang tawag po natin kuyang. Pero not only do we treat na kapatid natin yung member, but we also extend this to the family members nung brother Mason. So ang tawag po natin dun sa mga sisters natin, or ating po, no, or sisters. Ngayon, I'll just give you an concrete example of how Masonry works to assist a distressed water brother. 25 years ago, or many, many years ago, meron po tayong isang membro na sa Grand Lodge of Free and Accepted Masons. Yung Mason po, binaril po sa Rojas Boulevard. And then namatay. Yung sister natin had a very tragic life, no? Hindi nagtapos doon yung kalbaryo nung isang sister natin. After 3 years po, yung anak niya, the only daughter, only child actually, ni-rape ng isang construction, kasi natutulog siya doon sa taas, yung anak niya natutulog sa baba, ni-rape ng isang construction worker at sinaksak ilang beses, namatay. Mm-hmm. So kung makikita mo talaga, very tragic ang buhay niya. Alam niyo po, ang tumulong sa kanya, walang ibang tumulong po ang mga Mason. Nakita ko po siya, kaya nalaman ko yung buhay niya, nakita ko siya sa anniversary nung lodge. I will not mention anymore the lodge.
Tapos tinanong ko, sino yung isang ating natin dyan? Kinento na sa akin yung nangyari. And then sabi nila sa akin, for the past 25 years, tinutulungan nila financially yung ating natin. Wow. Tapos, not only that, that is true. And then, every activity na meron sila, installation, anniversary, birthday party, or whatever na event ng Mason, iniimbita nila yon. So, through the years, it was the Masons who have helped na isang sister natin, hindi nga Mason, sister lang, no? Pero who has helped her to recover in her life. And hanggang ngayon, tinutustusan ng tulong yung sister na yon. So ito po yung isang aspeto ng Masoneria na makikita po natin na talagang ang tulong hindi lang basta-basta ang tulong, kundi up to the bones, no? So ito nakikita ko na for me, Masonry is the best organization that a person can join to, no? You'll be enjoying a lot of privileges as a Mason in terms of help from other brothers. In fact, ako mismo, ito isang totoong story din na gusto kong kwento sa inyo. Malaki pa naman ang oras natin. So, para malaman lang nila kung gaano tumulong ang Mason sa isang Mason, no? And that is why Masonry, sabi ko nga, is a cut above the rest. I don't with other civic organizations. Tayo talaga, we treat one Mason as a real brother. In 4 years ago, my brother died, no? Bagong namatay yung brother ko, dito namatay sa Manila, sabi niya, kung maaari, doon niyo ako ilibing sa probinsya, sa Surigao del Sur. So, we had a hard time kung paano iuwi yung kapatid ko. We contacted several airlines, medyo mahirap din. Then we contacted several charter flights, iabutin pala ng 600,000 pesos. Mm-hmm. Then fortunately, a brother Mason, yung dating Armed Forces Chief of Staff na si General Madrigal, bumisita dun sa kapatid ko. So during the week, nandun siya, napag-usapan namin yung problema namin. Alam mo ang ginawa ni General Madrigal, because he wants to help. And yung Mason brother ko, hindi Mason, pero kami Mason. Okay. Yung isang kapatid ko Mason. Ang ginawa ni General Madrigal, ganun ho ba ang problema ninyo? Do not worry. Ako na ang bahala niyan. Ipapahiram ko yung eroplano ng armed forces. So pinahiram po sa amin. Dinala ko yung kapatid ko doon sa Surigao del Sur. We did not pay a single cent. Tignan mo kung gaano tumulong ang Mason. Ha? We did not ask for it. Siya nag-offer. And I have so many stories in my experience as a Mason where a brother Mason also extended their cable to. So, yun ang naisip ko, no? Because itong Mason naman hindi lang ngayon ito binuo. This was founded by King Solomon in the 1600s pa yata, if I'm not mistaken, or during way before. So, matagal na itong Masoneria. So, this is, if I'm not mistaken, it is the oldest fraternity that still exists today. Marami nga tayong fraternity, pero mga bago na po ito. Mm-hmm. So, if you will go back to our history, ito po ang the oldest fraternity in our history. Marami pa po akong istorya regarding our fraternity. Pero ito lang po ang masasabi ko. Sabi ko nga, I have been a member of several different organizations. Pero iba po talaga ang Masoneria. Iba ang pagmamahal ng mga bilang kapatid ng Masoneria. Iba ang pagtutulong. It's a cut above the rest. It's a different organization that I really feel that I belong to. Wow.
Yun. Kuya, baka may mga tanong kayo kay Mas Worshipful. Ayun na eh. Kuya Joby. May starstruck. Ubusan ako eh. Nawalan kami. Marami pa po akong storya. Ito eh, kung one time, ano, way, way back, siguro mga 20 or 30 years ago ito, Masona ako noon, but I was not a grand line officer. Nung araw po, yung flight po namin itandag going to Cebu, then Cebu to Manila po. To Manila. Ito, this is a simple story, pero makikita mo yung tulong, yung bonding, yung ikangang camaraderie. Alam nyo, ang Mason, kahit na if you meet a stranger, he will always be a stranger. Pero pag na-meet mong isang Mason, within 5 minutes, parang kapatid mo na yan. Oo, oh, totoo. Ito ang nangyari. Anyway, it was Christmas time. So yung pamilya ko, dahil may trabaho pa po tayo doon sa probinsya, pinauna ko na sa Manila. So nakarating na sa Manila. Ako, I took the flight on the Christmas Eve. So may connecting flight po ako from Cebu to Manila. Okay. A chance passenger ako. Di po, pagdating ko ng Cebu, pumunta ako dun sa counter. Sabi ko, pwede ho ba na maano ko? Sir, chance passenger po kayo. Sabi ko, ilan bang nakalagay dyan? Naku, sir, Christmas season, peak season yun, mga 80 yata kayo. Sabi ko, you know what? I have never been apart from my family during Christmas time. And I don't want to spend the Christmas dito sa airport. Christmas Eve na yun eh. Opo. Sabi ko, ma'am, meron ho akong 2,000 rito, bibigyan kita. Para ilagay mo lang ako, makasakay ko dyan. Sabi niya na, sir, hindi ho kami tumatanggap. Basta naka number 80 po kayo. So tuloy rin tuloy ako. Sabi ko po, dito ako matutulog. I will not be able with my wife, with my family. Di lakad ako ng lakad kasi mag-naghihintay nga ako na tawagin ang pangalan ko. Pero I knew very well that why my chances of taking that flight is near to impossible. While walking, nakita kong isang pintuan. May square and compass. Eh, that is para dun sa publiko, yung square and compass po, yan po yung ano namin, emblem po namin. Sign. So alam ko. So nilapitan ko yung security guard na nakagwardya dun sa pintuan. Sabi ko, guard, kaninong opisina to? Sabi niya, sir, sa supervisor po ito. Ah, ganun po ba? Kasi parang kilala ko itong supervisor niyo, pero hindi ko kilala. Pero alam ko may square compass. Pwede ba akong pumasok? Sabi niya, sir, bawal talaga. Strict na huwag kayong, kahit na sino, huwag papasukin. Dahil alam naman yan na maraming chance passenger, maraming iingi. Sabi ko, bigyan kita ng 1,000, papasukin mo lang ako. Ako lang ko, sir, huwag niyo, hindi yung pwede yan. At that time, I was wearing a Mason ring, okay. Masonic ring. Sabi ko, wala na akong ibang maisip. Tinanggal ko yung sing-sing ko. Sabi ko, guard, ibigay mo ito dun sa boss mo. Pinakita nga dun ng gwardiya dun sa boss. Eh, wala pang 1 minute, pinapasok na kagad ako. Nagpakilala akong Mason. Eh, Mason naman pala. Past master pa. To cut the story short, eh, pag-boarding, isa ako sa doon na kasakay dun sa flight. So, but that house masonry works. Eh, kung hindi ako Mason, hindi ako nakano. Pinapakita ko lang po sa publiko kung gaano kadikit, gaano kalakas ang pagsasamahan ng mga Mason. Mm-hmm. And that is why I cannot ever think na ako ay alis ng Mason. Because I have reaped the benefits, privileges of being a Mason. I have seen how Masonry works. Kaya sabi ko nga, ako, mientras nabubuhay ako, hanggang knock on wood,
until the last breath of my life, I will remain a Mason because I have seen what Masonry is. Wow. Grabe. Very good testimony. Last breath. Coming from the most more than, ilan decades, more than four decades. 33 years. I was raised 33 years old. 33 years old po ko na raised. Politician na po kayo nun. Ha? Politician. Hindi, businessman lang ako noon. Tapos sa the story of me being a Mason is a story in itself. Uh-huh. Kasi nung umuwi ako sa probinsya, ako ay naglalaro ng tennis, no? So naglaro ako doon, every 3 p.m. nandoon ako. Every day po 'yon. Then pagdating ng 4 p.m., there is one group, ha? Mga apat o lima sila. Pag naglalaro sila, wala sila bang ibang pangkalaro? Sila-sila lang. Tapos palagi silang magkakasama. Pangang mga langgam, hindi nag-iwalay. Then, and then they are so happy as a group. Nakikita ko talagang very close ang bonding. So tinanong ko yung isang tennis player, sino ba itong mga to? I was intrigued. Sabi niya, mga Mason yan. Eh di kinaibigan ko. Ang ganda eventually, pero naging barkada ko sila, pero I always felt left out. Kasi pag darating na ako sa kanila, sasabihin, tahimik kayo, nandyan Cowan's eavesdroppers. So, even though I am with them, I drink with them, pero always, there is something na they do not divulge to me. Di sabi ko, ano ba yung Mason? Eh, yung brethren naman sabi, if you want to know what is Masonry, if you want to know the secrets of Masonry, you must first become a Mason. Doon nagsimula ang pagiging Mason ko. Naging curious ako. Pero hindi naging madali. Dahil unang pasok ko, black ball kagad ako. Hindi naging madali. Then at that time, one year yung ano. One year. One year. Oh, so I had to wait for 1 year. Eventually, naging Mason din po ako. No, my God. Most Worshipful, medyo mag-time check muna po kami. Yes po. 7:31 po. Bagbakan po. Connect! Okay, nagbabalik po ang third anniversary edition ng Kapatiran para sa Bayan. Okay. At ang ating guest po for tonight, ang walang ibang ating Grandmaster, si Most Worshipful Johnny Pimentel. Okay po, ako po si Attorney Sherwin Enriquez. Pumabati po sa inyong lahat. Magandang gabi po. Baka nagulat kayo, biglang nagpalit yung mga angkors. Ganun po talaga pag anniversary. Kasi nandito kami lahat ngayon, kaya magsasalitan ngayon. Ako naman po si Arky De Leon. Ako si Stanley Lau. Happy anniversary sa atin. Yes. Okay, balik na po tayo sa storytelling ni Grandmaster. Pero before that, let me take this opportunity to extend my warmest congratulations sa inyo. Thank you, sa inyong third anniversary. Maraming salamat. Alam ko sir. Naman itong programa nyo, may mga nakikinig, and then this is also a public service. Opo. Eh sana opo. I hope you reach 100 years. Ay, salamat. Salamat po. Para marami pa makinig sa mga next generations po natin. Tuloy-tuloy na sana. Yan nga po, Grandmaster, sinasabi namin doon sa mga brethren, sa mga iba-ibang lodges na they can utilize our show para i-promote yung mga charity works. Kung may mga fundraising activities para po service. Yes, makahatak. Ako nga magtatanong sa inyo eh. Ano ba to? Puro Mason ang nag-aano nitong nagbubuo ng angkor. Mga host. Yes, sir. Ito mga host. SCW. Eh ba dapat ito isama ito sa cable to? Opo. Okay. Salamat po. Because this is the first time that I have learned a radio program that is being anchored by all Masons. Yes, sir. Hindi ko, ngayon ko lang nalaman ito eh. Project team po ito ng Square and Compass We Commit. Doon sa SCW. Sa SCW. Oo nga. Pero anyway, this could be a feature also. Okay. Kakausapin ko si Harold. Okay. Salamat po. Salamat. Napansin din tayo sa... hindi kasi it did not come to me the information na mayroong programang ganito na puro Mason. Opo. Eh,
dapat naman bigyan ng recognition yun. Salamat po. Yun. At least si sir. Oo. Oh. Sige po. Kanina po, nandun kami sa labas ng booth. Nakikinig kami doon sa mga wisdom ni Grandmaster. Yung mga kwento, no? Airport. Most possible, go ahead po. Sa airport. Eh, marami po talaga akong karanasan sa pagiging Mason. Na, ika nga, I always cherish those aid, assist by a brother when I am in distress. Yun talaga ang essence ng Masoneria. Yung pagtutulungan natin bilang magkakapatid. Eh, ito nga, may isang kwento na naman ako sa inyo. Pero ito ay medyo, it involves ano, pero we will not mention any names. Anyway, dati, I was the provincial administrator of Surigao del Sur. Yung brother ko, yung governor. Then one time, naka-receive ng communication yung kapatid ko from a official of the ombudsman, ano. There are some complaints or something. Eh, busy yung kapatid ko kung provincial administrator. Sabi ko, sabi niya sa akin, Johnny, ikaw na lang ang pumunta doon sa opisina kasi marami akong trabaho. Dinala ko yung papeles. So, one time, I went to the office of the ombudsman. No? Ganyan na. So, pumasok ako doon. Nagpakilala ko because ayaw ba ng appointment. Pero napaka-stricto nung official, no? Eh, kasi ombudsman, eh. They should be beyond reports. Very strong. Mientras kausap po siya, hindi, parang, hindi siya nakikinig, parang walang tao, naka, doon lang sa dokumento niya, pinapasalita, anong pakay mo? Sinabi ko, ganito po, meron ng complaint dito sa governor ng Surigao del Sur, nandito po ako para sagutin po ito. It seems that he really doesn't care, no? Mm-hmm. So, sabi ko, napaka-stricto nito, mukhang hindi ko ito makakausap ng mahusay. Then, eventually, again, nakita ko doon sa paperweight niya, may square and compass na naman. Di, sabi ko, tinanong ko siya, Sir, traveler ba kayo? That was the only time na tinidnig na niya ako sa mata na parang may tao. So parang nagising siya. Sabi niya, ba't ka nagtatanong? Kasi po, Sir, traveler ako. Then eventually he confessed, yes, traveler ako, pero alam mo, tinatago ko pagka-traveler ko kasi I'm on, official ako ng ombudsman. Yes. Alam mo naman, ayoko naman ano. Eh kaso, so tinago ka agad yung paperweight. Eh namin nakita mo. Then eventually, as I said earlier, when you meet a Mason, whether he has an high official, whether he's a lowly paid employee, pero in 5 minutes, you will feel at ease with him dahil isa lang ang pinag-uusapan ninyo. You have a common ground of being a Mason. So anyway, to cut the story short, yung pinalo ako doon, eh dinismiss yun nung ano. Pero I will not mention anymore kasi retired na rin po yung Mason na ombudsman. Pero these are small things, but again, it shows how masonry works. Yun, marami pa po akong mga experience na sabi ko nga, ito siguro hindi ko makukuha sa ibang organization. Huwag lang sana po magagalit yung ibang organization. Pero I have received the wages, the privileges, the benefits of being a Mason. Kaya po ako, sana huwag ko pa kayong magagalit. Pero hindi pagpapalit ang pagkamason ko sa ibang organization. Kaya napakaganda, cut above the rest. No? We are cut above the rest. And I believe that you also... at saka hindi lang ho yun. Ang mga Mason, hindi lang naman ibig sabihin na ang tinutulungan ay yung kapwa Mason. Yes. We do charity works po. In fact, meron po kaming budget sa Grand Lodge na we help not only Masons but also those who are in need. Marami pong sumusulat doon, binibigyan po natin ng cash assistance. Not only that, meron po tayong programa, yung tinatawag nating Dugong Mason. Meron po tayong bloodletting program every month. Ngayon, saan po napupunta yung mga dugo na kinukuha po sa mga Mason? Binibigay po natin sa mga hospitals yun. We have a memorandum of agreement sa different hospitals.
So yun, nagagamit po, binibigay po ng libre yun sa mga indigents. Doon sa, so maraming po na po tayong natutulungan. Ang daming hospitals po tayo na may MOA. Isipin na lang ninyo, napakamahal po ng dugo kung bibili ninyo. Pero ang mga Mason, tumutulong doon sa mga, lalo na sa mahirap, doon sa mga in need ng mga ano, nangangailangan ng dugo. Para malaman po ninyo, meron po tayong programa for crippled children. Sa Shriner. Sa Shriners. Meron po tayong hospital niyan. So, tinutulungan tayo niyan. From time to time, nagme-medical mission po ang Mason, lalo na dun sa cleft lip, yung mga bungi. Then other other program. In times of distress po, nandun po ang mga Mason. In fact, we now have a memorandum of agreement with the armed forces of the Philippines that the Masons and the armed forces of the Philippines will coordinate with one another so that in times of calamities, in times of kung ano pang pangangailangan ng mga taong bayan, eh nandun ang Mason together with armed forces. Eh yung armed forces po, hindi lahat po ng probinsya may mga batalyon. Pero mga Mason, lahat po ng probinsya meron mo tayong luya doon. Eh bago pa lang kinento ko sa inyo kanina, eh bago pa lang tayo naglagay ng luya sa Lamitan, Basilan, meron po tayo sa Abra, halos lahat po ng probinsya. And we do not, as I've said, we do not only help our fellow Masons, but all sectors of society po. Tinutulungan po ng Mason. Ako po, testigo ko, doon sa lodge namin, every time na may may ikangang kalamidad, eh nandun po ang mga Mason tumutulong. There are other several programs na ginagawa po natin. At saka sinasabi ko lang po, meron din kaming programa, pero this is for ex-Masons. Pag meron pong namanayin na Mason, binibigyan po natin ng 35,000 pesos. So marami po tayong programa. We do not only advertise this, no? Hindi nung tao na ina-advertise po to kasi isang ang character po ng being a Mason, we are humble po. We do not want to ikangang shout to the world na ito ginagawa namin. Basta ginagawa na lang po namin. At you can attest to the fact, marami na hong natutulungan, ilang hundreds of thousands na po ng mga tao since the time na itong Mason ay na-establish dito sa Pilipinas. Para nyo po malaman, na-establish itong Mason in 1912. And marami po tayong mga membro ng Masoneria na national heroes. Nandiyan si Jose Rizal, nandiyan si Jose Abad Santos, nandiyan si Andres Bonifacio. Marami po na mga ikangang nagpundar na magiging isang bansa tayo, eh mga Mason po ang tumulong ho ninyo. Yes, yung mga lumaban po sa mga colonial ikangang nag-take over sa atin, lalo na yung mga Spaniards, eh sino po ang nakipag-away doon? Ang mga Mason. So yun po, malaki ho ang utang na loob ng mga Pilipino sa mga Mason. So we have been here helping the citizenry to gain our independence. We are here in modern times to help our fellow distressed Filipinos. So makikita po nyo, that is why a lot of people today really want to enter Masonry. Kasi hindi lang ito fraternity, we're also there to help our fellow countrymen. Tama po. Tama. Iba talaga pagkagaling sa Grandmaster yung wisdom. Tsaka very prominent kay Grandmaster yung pag the way he talks, it comes from his personal experiences. Opo yun. Sinasabi ko naman sa mga Mason, talagang galing sa experience ko po yun. Nakita ko po kung paano magtrabaho ang mga Mason. Hindi lang po kapwa Mason ang tinutulungan natin, pero kapwa Pilipino po. Lahat kasi tayo magkakapatid. Sa Mason. Pero of course, siyempre, mas may pabor ang Mason. Priority. Grandmaster, ano po ba mga nasa election period na tayo ng mga lodges. So, as we go across the year, tapos na po ba yung mga inaasahan pa ng mga brethren ng mga activities ng Grand Lodge? Well, sa pagkangayon, no,
meron tayong na-institute na 14 lodges under dispensation, and then next week, hopefully, baka meron pa tayong i-institute na 5 pa. So, para malaman po ng mga publiko, once na itong, we now have 431 active regular lodges. So, kung madagdag itong mga 19, eh by next year, abot na po tayo ng 450 lodges. Wow, kanina po, meron tayong sa Ilongos, dito sa Leyte, that is a very remote municipality, pero nandun na, meron na po meron tayo po. Ngayon noon. Meron na tayo dun sa Panglao, which is a tourist destination. Meron tayo sa Bugalyon, Pangasinan, at saka yung isa, Basilan, Mount Arayan. Pampanga yan. Marami po tayo. Si Joey yata, active din doon. Yung Basilan, tapos na yon sa Lamitan. Kaya sinasabi ko nga, mas ano pa tayo sa ibang ahensya ng gobyerno. Wala sila doon opisina sa ibang mga lugar, pero tayo nandun. And that is why we have a memorandum of agreement with the Armed Forces of the Philippines. Doon nga eh. Pag doon sa mga probinsya na wala sila, tayo na po, tutulungan tayo nila, then tayo na po ang magbibigay doon ng mga ikangang mga relief goods. So that is one way of helping our citizenry. Lumalaki po ang masonry ngayon sa Pilipinas. Whereas in other grand lodges, lumiliit po yung population nila. Pero tayo, we are growing by leaps and bounds. Okay. Ngayon lang po, ngayong taon, we have 2,000 plus petitioners. Wow! Kung pumasa lang yung kalahati nun, isang libo na lang. Kasi po, ito po yung sasabihin ko sa publiko, hindi po lahat nagiging mason. Ano? Marami pong maging gustong mason, pero mahirap po maging mason kasi talagang pinipili po natin na yung deserving po. So, yun po ang we really pick the best of the best. Yun ang kalakaran po sa mason. Yun. Okay. May mga phone-in question ba, kuya? May mga phone, may mga ano ba, may mga online greetings. Alam ko, parang shoutout siguro ng mga lodges ngayon dito. Nakita si Grandmaster. Binabati po rin natin yung mga naluklok ngayon sa gobyerno na mga mason, ano? Yun. Commissioner Lumawig. Lumawig, no? Ito po ay mason, yung batang BIR commissioner natin. And then, of course, si Yusek Chris Beltran. Who has just been appointed PSA. As presidential management staff. Then, yung bagong general manager po natin sa MMDA, incoming worshipful master din po yun. Marami yung naluklok ngayon. May mga undersecretaries, assistant secretaries po. Most worshipful, I believe, may recognition sila. Ito po, i-announce ko po, sa December 19, we will be celebrating the 110th anniversary of Masonry sa Pilipinas. And we will be giving awards to Masons who are in the government service, the sa judiciary, mga judges, justices, sa local government unit, nandyan po mga governors, mayors, city mayors, and then sa executive po, yung mga binanggit ko na mga bagong napili, wala, hindi po natin dala, pero marami yung nasa posisyon ngayon, and then yung iba po sa uniform personnel, si Admiral Abu, who is head of Coast Guard. And then ngayon po, bago mong nalaman ko lang last week, si yung dating Armed Forces General Chief of Staff natin po, na si General Centino, na-appoint na po as ambassador to India. Wow! So, yun, isa rin yun, nabibigyan po natin ng pagpupugay sa December 19. Yan po, it will mark the 110th anniversary ng Grand Lodge of the Philippines. Matagal na po itong Grand Lodge. And we can count several luminaries who have headed the Grand Lodge of Philippines. Okay, so looking forward. Totoo yung sinabi ni Grandmaster na best of the best talaga yung cream of the crop. Mga leaders out of ano.
Kuya, mayroon pa ba mga online greetings dyan? Na, ano, may mga... Puro shoutout eh. Most worship, may ano kasi, di ba may, para lang ikaw, mas maganda po kasi kayo yung sumagot. Kasi ang pakilala ng mga tao sa ating masoneria ay yung mga Illuminati, mga Antichrist, mga ganun. Pwede ba natin correct natin yung mga perspective ng mga publiko? Yun po, no? Totoo yun. Maganda tinanong mo yan. Kasi, ang daming there is a misconception that masonry is antichrist. Hindi po. Kasi po, bago ka pumasok sa masonerya, tatanungin po kayo, do you believe in God? And then, isa po, bago kami mag-undertake ng any tinatanong, inaano namin, we must first invoke the blessings of God. Ngayon, kasi po, nagkaroon ho ng problema yan because they think na antichrist tayo. That is why inexcommunicate tayo. Pero, nagpalabas na po ang Vatican. Nagpalabas na po ng, sa canon. No? Ito po, babasahin ko sa inyo. Sa 1983, Code of Canon Law, the Law Book of the Roman Catholic Church, promulgated on January 25, 1983, by the Holy Father, Pope Saint John Paul II. Ito po, very clear. It no longer excommunicate Masons and no longer prohibits Catholics to join Masonry. So nandiyan po, it is on record na nagpalabas po ng doon sa Law Book sa 1983 Code of Canon si Pope John Paul po, na wala na po yun, superseded na po yun yung dating canon na Law Book, no? Totoo po yun, may pinalabas ho dati before. Na before because Masonry was misunderstood. They think that we are Antichrist, pero hindi po yun totoo, and that is why pinaimbestigahan po yan ni Pope John Paul, and upon investigation he found out that all Masons really believe in God and they are not Antichrist. So nagpalabas po siya. You can pwede po, baka po merong hindi naniniwala, eh pwede po niyo pumuntahan yan sa mga doon sa Canon Law Book. Tignan niyo po, no? It was promulgated on January 25, 1983. And it no longer, sana po, kayo may nakikinig po ng mga pare, tignan po ninyo, because I saw a video during a sermon na sinasabi. Pero ito po, very clear, no longer excommunicate Masons and no longer prohibits Catholics to join Masonry. So I hope that clears the issue. Ang tagal na pala. Ay, sakto. 1983 po. Lumalabas. Kasi yun nga eh, sabi nga ni Grandmaster, lately kasi mayroong video na lumalabas. Eh kasi po, marami po pong ikangang members ng clergy na hindi po nila alam na nagpalabas na si Pope John Paul. Matagal na 1983. And then, matagal na po ito. That is why, hindi kasi nasabi nila kasi ng Mason, hindi dapat bigyan ng Holy Communion. Hindi po. Hindi daw pwede inibig. Inabolish na po ni Pope John Paul yung excommunication sa Masons because he found out that we truly believe in God. Siguro naiwan lang sa Pilipino yung stigma na ganun. True. Pero wala na po yun. Siguro that posting of the video, baka matagal na po yan. Tapos there are some, alam naman ninyo, meron po naman talagang detractors ang Masonry. So baka pinalabas na rin po nila yan para ikangang masira ang Masonry. Pero believe me, Masonry has been here for almost 10 centuries. Hindi po masisira, hindi po magigiba ang Masonerya. Ito ay hanggang time immemorial, Masonry will still be here. Kung nag-iba po ito, nag-iba na ito nung araw pa. Isipin mo ninyo, this is the oldest fraternity. This was founded by King Solomon. Isipin po ninyo si King Solomon. Ilang hundreds of years na po. So hindi po ito matitibag, hindi po magiiba ang Masonerya.
Grand Master, with due respect po, i-acknowledge lang po natin si Kuya Ricky ko, ang presidente ng kapatiran para sa bayan, and of course si Kuya Alden po, para bumati rin sa ating anibersaryo. Magandang gabi sa inyo lahat at alam niyo po, ako po ay labis na natutuwa at naging guest po natin si Most Worshipful sa gabing ito. Magandang gabi po. At we just received a new announcement from Chairman Edgar Cabangon. Siya po ay natutuwa sa ating programa. Sa Channel 23 po yung programa, tayo sa rin TV. Po mag-a-anchor sa TV. Live din po yun. Congratulations sa inyong lahat at saka ako ay nagpapasalamat kay Mr. Cabangon na at least nabigyan din niya ng pagkakataon ang mga Mason na ipayag kung anong mga dapat ipayag. Lalo na yung tinanong kanina ng isang kuyang, we are misunderstood that we are anti-Christ, but that is not true. And then as I've said, meron ng canon na promulgation, canon book of law by Pope John Paul. No longer na yan. Yung provision na yan. So, congratulations sa inyo. At saka, Kuyang Ricky, opo. Ito po, ngayon ko lang nalaman, na meron palang radio station anchored by Masons. Okay. Kaya ako ay bibigyan ko po ng instruction si Harold na baka maaari during one of our publication of our cable to isa ma-feature din po kayo. Salamat po. Salamat po. Eh yun na nga mga kuyang 3 years na pala ito hindi alam ng Grand Lands. Opo. Kaya mabuti na inimbitahan niya ako ninyo. Opo. Para naman mapa lawak natin dun sa mga Masons, because there are a lot of Masons that do not know that we have an existing radio program that is anchored and operated by Masons. At para sa Mason din po. Ay, yun na nga eh. So, I'll make it a point na ma-feature kayo sa cable to. Salamat para malaman ng ano. Maraming salamat po. Natin. Yan po. So, tandaan nyo po may canon law. Meron. And that is why I've said they look it up. Promulgated in 1983. Most worshipful, nandito po halos lahat ng mga host ng kapatiran para sa bayan, mga nagseserbisyo. Mga nagseserbisyo. Eh doon pa lang sa pangalan, maganda nga, kapatiran para sa bayan. Eh yun naman talaga ang essence ng masonerya natin, no? Ang pagkakapatid, pagmamahalan, pagtutulungan. O yan po ang essence natin. Ako, uulitin ko po, dahil isang minuto na lang tayo. I would like to extend my utmost gratitude to all of you for inviting me here to talk about masonry, para maalis na po yung mga misperceptions about masonry. Ang masonerya po hindi lang tumutulong sa mason, tumutulong po sa kapwa Pilipino po. Kuyang Ricky, ipabot mo kay doon kay Mr. and Mrs. Cabangon po, sa malaking pasalamat ko na tinutulungan po din ang mga mason dito sa programa ninyo. Mag-chatout din po kayo, mag-constituent. Sa katunayan po, sila, ang grupo po ng ALC Group of Company po ay nagpapasalamat din po sa atin. At ang media group daw nila ay para din po sa ating mga masoneria. Ay, nako, magandang balita yan. Mm-hmm. Dapat siguro sa Mr. Cabangon, mag-mason na rin. Hindi pa recruitment po. On-site. Bibigyan po natin ang Hindi, proposal lang po yun. Alam mo, hindi ko kami nag-iimbitan na maging no. Kailangan po yung petitioner, what we call yung nag-apply po, petitioner, kusang loob po na pumasok na masoneria. Free will. But basing on the character and personality of Mr. Cabangon, he's a very good candidate po talaga. Yes. Thank you po. Actually, nakikinig po si Sir Ed eh. Baka may mabatuhin po kayo. Most worshipful sir, next year daw, mag-apply daw po siya. Welcome po. Nakikinig pala si Mr. Cabangon Mr. Cabangon, gusto ko ipabot sa iyo. Galing po sa puso ko ang maraming pagsasalamat po sa tulong po na binibigay mo sa mga Mason at sa masoneria.
eh sana eh, pagpalaan po kayo ng Diyos. Salamat. Maraming salamat at napakabilis po ng oras natin. Sarama na. Sige po. So, dyan po nagtatapos ang ating third year anniversary sa DWIC. Of course, maraming maraming salamat po, Most Worshipful. Johnny Pimentel ang ating guest for tonight. Yes. Maraming salamat po, Most Worshipful, sir. Kay Joppy. At always at your service daw po ang ALC Group of Companies. Yun. So, Ed, maraming maraming salamat po. Susunod na po ang Mystic Monday. Kasama si... Ma'am Nika Abaw. Ma'am, anniversary namin. Pasensya na. Pasensya na po. Thank you po. God be the glory. Salamat.